Excuse me, galing ng Taytay. Rizal? Yes. I'm going to Antipolo. Kung saan mga kapatid, ayan nga po, bumiyahe nga po itong land team po na ito from Taytay Rizal, papunta po ng Revesina para po sana sa isang shoot. Okay. Yes po, unfortunately, hindi po lumabas o hindi man lang daw po sumagot itong Jamil sa kanila or nag-follow up. Hindi sila nilabasan. Nandun na sila sa area para ituloy na yung project na usapan, pero hindi sila nilabasan. And nag-antay sila for 6 hours. I'm going to go to the house. Pwede na mangyari kay Mr. Omar Sali. Okay, tawagin na sa cellphone. Kasi nga po, nung makausap namin siya kahapon, ang sabi niya, public apology lang po talaga ang hinihingi nila, pero hindi nila nakuha yun at sila pag napalitan. Sir Omar, nawalan signal. Pero si Alex Fusilero, yung photographer kasama sa glam team. Sir Alex, naka-monitor ka po, sir? Nag-offer siya ito ng pakikipag-areglo. Sabi niya, kami nang bahala sa expenses, exposures, etc. Yun yun. Okay? Opo, sir. Tapos may sagot, they want public apology. Kami pala. Siguro ito yung sagot ni Omar. Omar, okay ka na, sir? Oh, hirap. Sir Rafi, si Alex po ito. Sir Alex, go ahead po, Sir Alex. Opo. Totoo naman po yung sinabi ni J-Sam. Nag-offer din po si J-Sam na kung gusto nyo, mag-shoot na lang tayo uli. Mm. Pero sir, kasi parang ang weird naman na, gusto ko po talaga ayusin ito, ayoko po lumaki ito kasi talaga pong inaako ko po yung kasalanan na gawa ko po dito. Ayoko na po lumaki. Ayun nga. J-Sam, kasi sa'yo na nanggaling, nasabi mo, nung nag-trending, nag-reach out ka sa amin, so kung hindi pala mag-trending, hindi ka mag-reach out sa amin para mag-apologize. Yun kasi yung tinanggap ko na po yung una kong post na nag-trending. Alam ko po, tinanggap ko po yung kahit po yung business number at saka po private address po namin nag-link po doon. Tinanggap ko po yun kasi alam ko po yung galit nyo. Pero ang masakit lang po sa akin, sinubukan ko na po lahat para po ma-reach out po kayo. Pero sunod-sunod pa rin po yung posting niyo po. About po sa amin. May mga fans ka rin na nagbaba sa amin na sinasabi na naninira lang kami. So, alam mo yun, na parang paano namin i-depend yung sarili namin? In po kasi yung consequence kapag po dinala po natin sa public yung problema na dapat po na inayos na po natin in private para hindi na po lumaki, wala na po natin saw-saw na tao. Sige, pero kasi hindi ka nga nagre-reply. Kung hindi siya lumabas, hindi ka makikipag-coordinate sa amin. Hindi mo na kami re-replyan. Nag-chat na nga po ako sa inyo nung di pa po nagsitrending yung unang post. Alam po ni Sir Omar po yun. Hindi ko po alam kung sinabi po sa inyo, pero nag-chat po agad ako, hindi pa po nagsitrending yung unang post. Para pero na-post na. Pero na-post na yun, G-Sam. Ano po? Na-post na ba yun, G-Sam, ni Omar? Ay, may nag-post na ba bago ka kumontak sa kanila? Opo, nag-post na po. Ano, hindi pa po yun nga. So, meaning, na-post na. So, kung hindi na-post, hindi ka po contact sa amin. Hindi ka mag-apologize. Ako, naiintindihan ko po yung part na pinaglalaban niyo po na hindi ko po kayo papasin kung hindi po mag-trending.
Kaya po, dun pa lang po sa nag-post po kayo, na-realize po yung mali ko, na dapat kinausap ko po kayo. Kaya po ginawa ko po talaga lahat para ma-reach out po kayo, para matapos na po yung problema dun po, hindi na po lumaki. Pero po, yun nga po, nire-respeto ko pa rin po kayo, kung choice niyo po na mag-post, pa rin po na mag-post. Eh, yun po yung ginawa niyo po. Kaya pong magbabarikada, nag-post po kayo, tigitigis ang posting po. Tapos, ito na po, umabot po tayo kayo sa rapid na nakakahiya po na sana sa basta nangangailangan po nabigay itong oras na to. Kaya po, humingi po ako ng pasensya po sa inyo. Pag-usapan po ulit natin in private chat po para po maayos po to. Okay.